Hi guys! Kakatapos lang namin i-distribute yung mga relief goods para sa mga victims ng Typhoon Ulysses. Andito kami ngayon sa kabahan ng Marikina. Meron kaming hinahanap ng isang tao para pagbilin na namin ng mga relief goods para talagang mapunta sa mga biktima ng typhoon. Kasama ko si Mart, ang aking partner. Ito yung tulong pang-ayuda na pinagsama-sama namin mula sa mga katrabaho ni Mark at mga kaibigan ko. Pupuntahan namin ngayon yung madalas naming kainan o madalas naming puntahan para bumili ng pinakamasarap na bibingka special dito sa Marikina. Wow, may pila! Aaga pa lang may bumibili na. Alam nyo guys, napaka-special na bibingka dito. Merong ubi halaya at saka yema o leche flan. Try na natin yung pagkita. Pagkita. May special. Turo mo dali. Ha? Turo mo dali. Sobrang sarap. Kaya pinipilahan ang bibingka na to. Bibingka ni Nene. Open 24 hours. Be, ang haba pa ng pila. Kasi all that kumida, makakain lang ng bibingka. Almost more than a week pa lang matapos manalasa ang bagyo dito. Nakita nyo, back to business ang lahat. Kanina kasi sila sa mga ganitong klase ng diluvyo dumarating dito sa Marikina. Sanay na kasi sila sa ganitong sitwasyon. Matapos namin kumain ng napakasarap na bibingka, may isa pa kaming paboritong puntahan, ang barbecuehan. Dito walang pila. Ano kanapi? Ano gusto mo? Ito. Ako, bituka. Naman, ako. No wonder kaya paborito namin gumala dito sa Marikina. Dahil sa mga pagkain pangmasa. Grabe, sold sa sarap. Last destination namin ni Mark. Siyempre ang paborito naming dasalan. Dito sa Barangay Santa Elena nakatayo ang Our Lady of Lourdes Grotto na itinayo pa noong 1997. Visit to it na lagi kaming pumupunta dito para magdasal. And for how many years, wala kaming hiniling na hindi natupad. Last time kami pumunta about 3 days before my birthday at paparating pa lang ang bagyong Ulysses noon. And now more than a week na nanalasa ang bagyong Ulysses, makikita natin kung ano na itsura ngayon. Ang balita ako ay parang naundoy daw ang lugar na to. Kagaya na nangyari noong bagyong Undoy, na halos umabot lagpas bahay ang baha dahil sa biglang taas ng level ng tubig sa ilog. Hanggang ngayon ang mga residente dito, wala pa rin tigil sa paglilimas ng tubig at pagtutungkab ng putik. Kawakas, nakababa rin kami sa paanan ng ilog, papuntang grotto. Namigas na yung mga natirang putik dito. Nagkalat ang mga basura at yung dahon. Grabe daw talaga ang nangyari dito nung araw ng bagyo. Mabuti lang at maaga pang namamahala ng gobyerno dito. Madali nilang nailikas sa mga residente. Ito yung tinatawag na Women's Park. Buti lang buo pa rin ang rebulto. Very persistent kasi itong kasama ko na makarating ng grotto para alhin ang dasal. Grabe ang mga putik. Kapag hindi agad na alis yan, mahihirapan ng tungkabin yan. May nakita akong ilang bulldozer sa bandaron. Siguro matagal na rin lang umpisang dinisin ang lugar na to. Nandito na kami sa Our Lady of Lourdes Grotto. Mabuti na lang at parang hindi siya inabot ng tubig baha.
kakaibang katahimikan ng lugar na to. Makakaramdam ka ng solemnity. Napaka-peaceful. Conducive for spirituality. Like the solemnity of Mary, Mother of God. Let us get inspired from her. We must learn to be humble like the Virgin Mary as the Lord was raised by none other than her. Yan ang natutunan ko sa paulit-ulit kong pagdarasal sa kanya. Taon-taon na lang ting bumabagyo. Pinabaha ang lugar na to. Pero ang pinagtataka ko, bumabalik at bumabalik pa rin ang ganda at sigla ng lugar na to. This is one of my favorite cities in Metro Manila. Napakatahimik at very artistic ng lugar. As a matter of fact, kung nandito ako, nakakaramdam ako ng safetyness. Nakakalungkot lang pag may nangyayaring ganito. May plano yata ang gobyerno for widening ng ilog. Para sa akin, hindi kailangan paluwagin ang ilog. Dredging ang kailangan. Marami din ako mga kaibigan dito sa Marikina. At ilang pelikula rin ang ginawa ko dito. Considered as the greenest cities in the country, with a community of resilient people, continue to smile in the face of tragedy. For me, this place is heaven.